malapit na kaibigan. Si Al Mendoza. Pinutuwi na natin parang kapatid na rin. Al Mendoza at saka yung mga buong staff ng sports section na Inquirer. Oo. At lahat ng kasamahan natin sa sports writing fraternity. Sila Ding Marcelo, sila Lito Takuhan, sila Rudy Navarro at... Ang isang kailangan pati na dito si Ben Avalos dahil siyang main backer. Si Manny Pacquiao doon galing. Oo, at nagdidepensa rin ng corona ang kanyang anak ngayon sa mayorship ng Mandaluyong. Eh, ang pagkakaalam namin ay strong favorite si Ben Avalos. Oo, kaibigan natin yan. At tignan natin kung paano ang gagawin ng idolo ng marami at isa sa mga adopted sons po ng Mandaluyong kung saan kaming magamagaling. Tama si Manny, hindi bumabato, pumapasok. Pero nagbabasa. Wethya. Yung ba yung estilo na sinasabi mo na parang a deviation from the usual style na para-para? So far, ayan, walang kainit-init. Para kapitik-pitik lang. Dati nga pag putok, ando na. Pasok na, rap-rap na agad. Nakasimangot na, di ba? Parang snorting bull. Ngayon parang relaxed Manny Pacquiao, no? Parang nakikiramdam. Pero pag nakakita yan, baka ayun, sumusugod na yun. Sumusukat. Napakatsaga, napakatsaga. Ibang mukhang akala ko binibola, sabi ko man, baka binibola mo kung hindi ganyan ang estilo mo. Hindi ko yan dahil minsan pagka nanggigigil ako, nawawala yung focus ko. At true enough, nangyari yan sa laban niya kay Nidal Hasen. Natamaan siya nung fourth round ba? Fourth round. At saka ang takot niya rito, yung kaliwa nito. Chin, panoorin mo raw yung kaliwa nito dahil matalas. Yun ang, eh lagi yung nakababa itong kanan ni Manny, kaya medyo delikado rin, ano? Parehong kaliwete po itong kaliwete. Magkatapat na ito. Manny, of course. Oh, masama ito, baka manggigil, makatikim ng... He should not be able to smell blood this early, kundi mawawala dun sa initial plan niya. Yung kanila pong fight plan is not to press the attack early. Pakiramdaman, stick the jab, galaw-galaw. Hindi, ang sinabi nito si Wethya na nakaputi, if he goes for a knockout, I'll knock him out first. Yun ang sabi niya kahapon. Pero si Manny going to the body. Unusual style by Manny Pacquiao. Oh, meron, no? Hindi, meron na yung kaliwa. Uy, kailangan si Manny ng kanan. Kailangan itaas niya yung kaliwa niya yan. Delikado yan. At kung malalaman niyo po, this early should be told na itong po si Wethya, dalawang talo dito, parehong decision lang. Tama yun, no? Hindi ito push over. Oh, at ang sinurvive niya po ay no less than Gatti Espadas, the featherweight WBC champion na nagpahiga kay Luisito Espinosa last year. Well, actually, ended the career of Luisito Espinosa, no? Si Guti Espadas ng Mexico. Ginawaan laban na yun sa Merida, di ba? Mexico. Pero okay, si Manny, tignan mo, hindi pinapalo. Nakataas po ang kamay ni Manny. Ayun, ang tamang ginagawa niya. At ang gagawin niya pala dito pagkada 10 seconds. Ayun. Itong araw, yun ang pasikat niya ang style niya, si Sugar Ray. Sa WBC International Super Bantamweight title against Wethya Sakmuangklang. Wethya Sakmuangklang, dalawang talo, hindi higa. Parehong desisyon. Manny Pacquiao, dalawang talo, parehong higa. Hindi ho nakakatawa to dahil hindi natin alam ang mangyayari. Extremes eh, no? Napaka-importante pong laban ni Manny Pacquiao to dahil siya po yung naka-schedule sa isang American stint. Ang may kampanya siya dyan sa starting May 17. Importante para sa kanya para makapag-create ng konting ingay daw, no? Ma-anunsyo kung anong meron si Manny Pacquiao ng Pilipinas sa American market. Ang tendency ni Manny, binababa yung club sa loob. Ayan, mabuti ginagawa niya. Ang trainers po ni Manny Pacquiao, si Buboy at si Nonoy. Si Nonoy Neri at si Buboy, parehong mga parkada ni Manny. Hindi si Manny Pacquiao. Pero lumabas din kagad. Biglang hinatak, eh. Sinusubukan yung hukayin yung ilalim, eh. Tapos biglang inaangat, oh. Yung gigil yung sitok. Mahaba ang kanan ni Manny. Tapos niya kailangan ng kaliwa. Pero mas dami ng kaliwa at chino nito. Hindi pa kumukulik ang kaliwa nito. Mataas din po ang percentage ng knockout dito si Wethya. Kung waklang ng Thailand. Oh. Nakarol yun. Patulak. Tsaka nakarol yung mukha ni Manny. Yung sinasabi yung rate ng knockouts, ano? Sa 38 wins nitong si Wethya Sakmuangklang, 25 po ang kanyang pinahiga. Si Manny Chin, ano ang... Ang rate naman ni Manny Pacquiao sa 31 wins, 22 lang naman ang humiga. Ang taas ng percentage pareho.
Pero parehong matyaga. This is a new phase in the Manny Pacquiao game, huh? Oh, ibang-iba ito nakikita natin. May pasensya, may konting pakita ng depensa. Although from time to time, pag umaatake siya, still leaves the left part of the space open. Tumuhukay, pinamaan si Manny sa pagpasok. Yung Didier, ang galit, nagalit. Napaga-ata ang galit. He's going to the body. He's going wild, Manny Pacquiao. Now fighting his old raging bull style, you know. Yun yung tunay naman ni Pacquiao. Sana momentary lang yun, dahil nawawala ang focus niya. Yung mata ni Manny Pacquiao, nakakatakot ka. Tumama si Manny, masama yan. He smells blood. Pero matipa yung sakmok lang, ha? Nakita mo, Chin, nagro-roll din yung ulo, eh. Round number 2 of about scheduled for 12. Para sa WBC Super Bantamweight International title. 10 seconds to go. Medyo mahaba yung kaliwa ni Manny yun. End of round number 2. Easily Manny's round. Bigyan natin kay Manny yun. So, isang even, isang round, napunta kay Manny. Morning of the weigh-in. 3 pounds overweight si Sakmuangklang. Kaya nagtiga. Pero I don't think ni ganun ka-serious. Kasi maganda ang kulay, oh. Maganda yung sumuntok itong tayo na ito. Maganda yung kombinasyon ni Napapasa niya si Manny Pacquiao, eh. He's kasi yung counter, oh. Saka maganda mata. Nakita mo kung kumilos. Very alert. Classic counter puncher, no? You're right, Gatti. Meron to. Pero patampal yung kanan. Uy, kung pumapasok. Yung kaliwa, meron suntok sa tiyan, no? And Manny Pacquiao. Ayun ang ano yan. Ngayon lang nagbabody punching hutong sa Sakmuangklang. Pero talagang kung tataluhin mo si Manny Pacquiao, isang mahinang parte niya yung tagliran. Tiyan, no? Ever since day one of his career. Uy, malalakas yung binibitawan ni Manny. Pero ang galing mag-ano yun. Ang galing magtago. Parang magaling rumol, magaling mag-evade ng punches, no? Yung evasive skills, yung skills of evasion nitong si Sakmuangklang, eh. Ang masasabi ko rito, no? Before maybe the end of this round, hindi itong promotion na to, hindi katulad ng mga ibang promotion na nakikita natin pinapainan ng mga ng mga dagang kosta yung mga Pilipino. Ito mga tunay ng mga boksingero yung nakita natin from Thailand, ha? Ang galing mag-roll, Chino. Saka nawawala yung ulo. Saka may bigay, ha? Nakita mo yung kanan na yun, no? Mag-iingat si Manny doon sa kanan na upper. Alam mo, hinahunting yung bread basket ni Manny. Ang sinasabi nila, kaliwete, pero napaka-useful nung kanan niya. Palagay ko, converted ito. Converted na lefty, ano? Dahil yung kanan niya, natural na natural yung bitaw. Ay, maganda. Tumatama si Manny. Kita mo, sumasabog yung pawis, no? Pero yung suntok niya, hindi nararamdaman yung full force itong si Sakmuangklang. Wethya. He's a roller, Chin, nakikita mo. Hindi mo magagamit. Yun ang difference nila si Manny. Si Manny sinasalo yung suntok. Salo-salo yung suntok, ano, hindi nakaka-roll. Yun ang problema ng batang to. Kaya nung masalubong niya yung suntok ni Nassim... Salubong siya doon sa fourth round ng laban nila. He fell cross-eyed. Pero bilib ka kay Manny Pacquiao doon sa kanyang conditioning. If not for his excellent condition, yung laban ni Nadal Hussein na yun, tapos na dapat yun doon sa fourth round na yun. Manny Pacquiao trying to show that he's a well-rounded boxer by now. One kata! Patras, oh. Ngayon lang yata niya naramdaman yung suntok, pero recover agad, oh. Ay, hindi. Tingnan mo yung paa, oh. Yung kaliwa parang gumigewang-gewang. 10 seconds warning. Pagkatapos po ng round na to, we'll take a quick break at babalikan po natin as Manny Pacquiao now is slowly finding his range against a game Wethya Sakmuangklang. Na tatlong WBC World Boxing Council international titles at stake. 2 down, 1 to go. Dalawang corona successfully defended by the Rubilar brothers Ernesto and Juanito. Now Manny Pacquiao trying to defend his super bantamweight title for the 5th time. Mawala nung matalo siya nung 1999, ano? Doon sa key Medgo entry kay Badri. Oh, and then kinuha niya ito nung late 1999. Sunod, apat sa base niya ng 90-10. Streak siya doon, no? At panipagsak yung mga kalaban niya. But here, he is finding... Hindi mo masasabing evasive, eh. Nung sinasabi natin, magaling sumuko na suko. Si Manny Pacquiao
bibigyan ito ng one point deduction, ano? Dahil kanina may dalawa na sa warning and Manny Pacquiao is still down. Hindi siya bumagsak tayo sa isang suntok, pero sa suntok na below the belt at talagang nauubos ang lakas pag tinatamaan. He will be given 5 minutes to recover. Pero standard yan. Ni menos na agad. And Manny Pacquiao still down. Sa lahat ng suntok, yan ang pinakamahirap saluhin. Eh. Dahil wala kang pananggad dyan. At yan po, outlawed sa boxing. Very slow. Tignan natin ito kung gaano kapaba. Kapaba masyado mo ba? Hindi naman kababaan, pero talagang gawa sa blood shell. Pwede na rin sigurong gamitin ni Manny Pacquiao to para magpahinga ng konti as he has received some telling blows doon sa kanyang bread basket. And Manny Pacquiao still down, trying to catch some wind. Ano? He got winded doon sa pagkakasuntok sa kanya, low blow. Manny Pacquiao taking his time. Ano pang rules sa ganito pagka hindi nakapag-continue yung boxer na tinamahan? Then, round ito. Round number 4 to. Pwedeng technical decision. Titignan naman talaga, hindi naman, usually kasi you're given 5 minutes. They will consult the doctor siguro kung ano. Okay naman yung napakagame naman. Pero sana, baka magigil eh. Huwag lang sana magigil. Hindi, hindi. Pag nakinig sa tao yan, mawawala siya sa focus. Uy! Tumura na oh. Hindi, tumatayo na yung tao talaga eh. Uy! Pero mahaba yung kaliwa niya, chinkitang-kita. Basang-basa ni Wethya Sakmuangklang yung atake ni Manny. Maraming pelikula sila nito si Manny. Well scouted si Manny. Mababa na naman ang sinusuntok nitong Thailand, ha? Yeah. Talagang nagiging body puncher. Kanina nag-umpisa siya sa headhunting. So Maklang has been going down, going to the body. Although unfortunately, napababa masyado isa, no? Manny Pacquiao again being tested dito sa labang ito. Yung last true test niya was against a Nadel Hossein. Yes. Sa laban pong ginawa sa Inares Center. Tapos yung sunod niyang kalaban, si Tetsuo Senrima, eh wala, tinapos niya agad yun. Eto, mabigat-bigat ang kalaban na to, ha? This guy is no patsy, no? Ay, hindi. Talagang well-rounded fighter to. Wala pa ho itong higa, itong kalaban ni Manny Pacquiao na to. And as we said earlier, it's a classic counter-puncher. Yung gigigil si Manny, kailangan mo siya manggigil na ganun. At saka bilib na rin ito, tinatamaan, pero nagpe-press pa rin siya ng atake, no? Although that could be a psychological ploy para wag kang mahalata. No? Pero maganda pa rin ang kilos ng paa, Chin. Pag ganun tinamaan, misa hindi yung makikita sa mukha. Kung hinahatak yung paa. Maganda pa pa, maganda pa. And classic encounter of the champion and the challenger facing the attack. The champion, Manny Pacquiao. Trying to backpedal, no? Hinahanap yung range niya. Dalawang patama pero hindi iniinday. Oh. Matibay. Manny Pacquiao dancing solidly but the guy is still up. He's still sa pressing. Sa harapan niya. Mm. Yan ang magandang 10 seconds to go. So this will be a 2-point win. 2-point round for Manny Pacquiao. Coming from the reduction, talagang so 10-7. That is a 10-7 round. Yun. This puhukayin sa ano? Anyway, this is a very critical fight for Manny Pacquiao. Dahil so far ngayon number 3 contender siya sa WBC. Kailangan niya ito. Mata-turn is yun, pero he's ahead, way ahead ng points. Not only because of punching. Dalawang beses na po tumatama ito. Sa suspect na defensa ni Manny Pacquiao. Kaya, umapit ko. Lumabas yung tulay. Mukhang magkasabayan ng hutan. Ito na si Manny Pacquiao, yung kanyang familiar na parang sinisimbals yung gloves. No? Ayan na, sasabay na ito. Ayan na. Bubuhos ito. Sana wag yun. Pag hindi nakuha ni Manny ito, siya makukuha nito. Baka maubos eh. Ang takot natin, baka ma-outpunch. Itong si Manny Pacquiao ang sarili. Isa pa yan, i-disqualify na yan, Chino. I-disqualify na yan. Sayang sapagkat napakaganda ng laban. No? Itong si Wethya Sakmuangklang, isang yeah. Fighter. Ang problema, madumi yung tactics. Eh, no? Napakamanya si Manny below the belt. 1-point deduction na naman.
sumesenyas yung corner men ano, ni Manny Pacquiao. No, huwag isipin yung foul tactics, huwag mawala yung kanyang concentration. Pero pag tinatamaan ka dyan sa puwerba, sa puntong yan, paano ko pa magkoconcentrate? Masyadong puwerte yung mga suntok na yan. Ayun, no? Magulang na rin yung Thailander. No? Hindi na magulang na, talagang magulang. At kanina pa, lagi lang nakangit eh, but he's very sly. Pero he could be disqualified outright. Isa pa. Yes. Dahil dalawang deduction doon sa previous round. Isa dito, so isa pa. Discretion na ng referee. Pwede na, yes. And that's upon the discretion of the third man on the ring. Bruce McTavish. Kanina, nagkonsulta na sa kay Commissioner Arayate. Oh, parang may tinatanong sila kung paano ang gagawin dito. Ito yung corner naman ng Thailand. Oh, the Thai corner na ni Wethya Sakmuangklang. Again, 3 points deducted so far in the last 2 rounds. Itong... Actually, ito may sinasabi. Ito po ang handler ni Manny Pacquiao. Isa sa maraming mga managers ni Manny Pacquiao. Business manager yata sila ni Mondolfo, si Rod Nazario. Pero ang registered manager, kung di ako nagkakamali, according to Virgie Romano, ay si Marty Ilorde. Ah, ganun. Nawala na kasi kay Mang, ano yan, yung matanda, si... Si Mang Pulding, Korea. Oo, si Mang Pulding, Korea. Oo, magandang gabi po, Mang Pulding. Mabuhay kayo. Batang Malabon. Ito, matetest dito yung karakter ni Manny. Paano siya mag-hold ng ganito sa magulang, kakagat pa siya doon sa dirty tactics ng kalaban. So another true test for the true character of Manny Pacquiao. Hindi pumapasok yung mga suntok na yung chin. He has been blocking it properly, them properly. Pero minsan nasisingitan na yung straight eh. Yan. Sumuklang pressing the attack. Looking very fresh, and he should be doubly cautious against throwing another foul blow. He would be out, dramatically out. Gusto ko mahiga ng isang. Ati-pay, oh. Nasusuntok na, umahatang-tipay. Yung mga suntok na sa ibang kalaban ni Manny, baka humiga na. Tinamaan si Manny. Tumama si Manny, atras, oh. Tinamaan naman. Tatayan na to. Manny, si Paul ito, oh. Tara si Manny Pacquiao. Sinangahan po ng kaliwa. Maganda na. Mukhang nakukuha na ni Manny ng rhythm niya. Yan ang gusto niya ng style. Pag umakatake yung kalaban. Open basketball, Gene. Puro pass break, ano? Walang half court, half court. Wala. Half court game. Tapos 10 seconds to go. End of the round. So far, 3 puntos. Napapawas dito kay Wethya Sakmuangklang. End of the round. We'll take a quick break. Papalikan po natin ang aksyon dito sa Kidapawan City in just a while. Dangkan ng pisngi ni Manny Pacquiao. Yan ay sa mga patama nitong si Wethya Sakmuangklang. No? As we've said, a suspect in Manny Pacquiao's game plan or fight plan is really his defense. Ito si Marty Elote, ang kaibigati si Moy Lanez, si Mondolfo Nazario. Yan ang mga tao na nagtataguyod ng boxing dito po sa Pilipinas. Seventh round. Rough about scheduled for 12. So far, Manny Pacquiao ahead on points dahil sa kanyang mga, dahil sa mga pawas na ginagawa dito kay Wethya Sakmuangklang for low blows. Sakmuangklang still looking strong and fresh despite the beatings. Eh? Napaka-compose yung style nito. Kung sumurvive dito sa isang world-class boxer na katulad doon si Gute Espadas na nagpa-retire kay Luisito Espinosa, hindi basta-basta itong batang ito, si Wethya Sakmuangklang. Alam mo, pero imposible na siyang manalo ng puntos niya dahil na, sa dami ng itinapon niya. Kailangan so, pahigain niya na si Manny. He has to go kamikasi and stop Manny Pacquiao. Which could be to the liking of Manny Pacquiao. Ganda ng kombinasyon na yun, no? Up, down. Manny jabbing. Narinig niya yung sinasabi, no? Dito sa laban po na ginagawa sa
Norte, Cotabato. Kidapawan City po ang aming kinalalagyan. Ito po ang provincial gymnasium na pinagawa ng ating host. Ang sabi, isang fried egg ka na lang. Technical ka na. Technical. Oh, daming patama, pero wala, andun pa rin siya. Oh. Siguro nagtataka na si Manny, bakit binigay ko na dito lahat? Nandito pa sa harap ko. Oy, nag-grab ha, nakita mo, Jim. Oh, yun na yung gulang. Tingnan natin, it could be a sign of wear and tear. Mabigat din ang binibitawan ni Pacquiao. Mabigat na. Sinasabi nga natin, sa mga ibang laban ni Manny, kung yun ang ipapato ni Manny at nasasalo, tapos na ang boxing. Ayan, tinamaan ang kaliwa si Manny Pacquiao. Still there. Nati-dribble yung mukha ni Manny. Ayan. Matibay itong kalaban. Napakadulas. Napakadulas po. Elusive target. Yun, dalawang tama, pero nandun pa rin. Ayun. Nag-okay, nag-okay. Nag-okay. Hilo na ito. Hilo na, tumakbo. Tumakbo, tumakbo po. For the first time, tumakbo si Wethya Sakmuangklang. And he's still backpedaling. Matatapos ata. Oh, tapos. Tapos. Tama ang sinabi. Tumakbo po. Para meron, ay, lumutuli. Grabe yung tama na yun, ha? Lumutuli. Yung, parang after shock. Pero tama yung strategy ni Manny. Yung patama ni Manny Pacquiao, meron pang after shock na pinilit tumayo ni Wethya Sakmuangklang, lumagabag ulit, tumiklop ang tuhod sa impact ng mga suntok ni Manny Pacquiao. Iba talaga itong batang ito. At yung sinabi mo kanina na change in fight plan could have worked to his favor, hindi nataranda dahil dun sa pagtatama sa kanya. Winner of this bout by way of knockout on the sixth round with 2 minutes and 40 seconds. Ladies and gentlemen, still WBC International Super Bantamweight Champion, our very own Manny Pacquiao! That note, kami po ay nagpapaalam sa inyo. Nagko-congratulate. We wanted to get Manny Pacquiao, pero ang problema, palagi ko, dinudubog na ng kanyang entourage. At baka hindi na wise to get him here. Maybe in the future, we can get to talk to Manny Pacquiao. But again, pamula po dito sa napa-progressive town. Congratulations sa tao ng Kidapawan. At least dito ang ibinabato, suntok na. Ha? Hindi na yung ibinabato. World Boxing Federation.